Ang buhay ng isang taong tunay na kumikilala sa Diyos ay magkakaroon ng malaking pagsulong kapag ang taong iyon ay humakbang sa pananampalataya. Ito ay mahalaga, pero sa madalas na pagkakataon ay hindi nagagawa dahil sa pag-aalinlangan, pagkakadala sa ilang karanasan, pagdududa, o kakulangan ng pagkilala sa Diyos at sa kanyang magagawa. Kailan ang huling pagkakataon na iyong tinuklas ang kalooban ng Diyos at gumawa ng isang malaking hakbang sa pananampalataya? Minsan magugulat tayo na sa tinagal-tagal ng panahon ay nagkukulang pala tayo sa aspetong ito. Walang sariwa at malaking pagpupuri at patutuo tungkol sa Diyos dahil nasanay na at nagsettle na sa pwede na. Yung tipong meron pang naisang Diyos na gawin mo, pero dahil sa kakulangan sa pananampalataya, hindi na ito nagagawa. Kung ganyan ang iyong kalagayan, panahon na para iyong makilala si Faith Malu. Parang Pet Malu lang o yung binaliktad na salitang malupit pero ang dulo ay faith. Isang malupit na faith o matinding pananampalataya. Ang sabi ng Bible, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin at ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ang pananampalataya ay nagdudulot ng malaking katagumpayan dahil ito ay ang pagtuklas ng kalooban ng Diyos, pagkilos ng ayon sa nais ng Diyos at pagtitiwala sa katangian at mga pangako ng Diyos. Hindi ito para sa pansariling pakinabang lamang, kundi para sa pagsulong ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kakulangan sa pananampalataya ay dahilan kung bakit kadalasan ay walang malaking kaganapan sa buhay. Madalas ay mas nakikita ng isang taong kulang sa pananampalataya ang laki ng problema kaysa sa laki at kapangyarihan ng Diyos. Ang taong kulang sa pananampalataya ay madalas nagiging alipin ng pangamba, matamlay na buhay espiritual at pagkakontento sa mga bagay na kapos sa nais ng Diyos at kayang ibigay ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos ang isang bagay, tandaan mo na siya ay tapat upang gawin ang kanyang mga pinangako. Humakbang ka sa pananampalataya at ipagkatiwala ang iyong pagkilos sa Diyos, sapagkat ang taong sumasampalataya ay nakakaranas ng pagkilos ng Diyos na higit pa sa maaari mong isipin at hilingin. Asa ka pa!